Sabi mismo ng pulisya, hindi totoo ang mga kumakalat na balita tungkol sa pangingidnap gamit ang mga puting van. May inaresto ng lalaki dahil sa pagpapakalat ng fake news tungkol dyan. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Nagkalat sa social media ang mga posts tungkol sa mga puting van na umano'y ginagamit para mangidnap. Sa viral video na ito halimbawa, makikita ang puting van na huminto sa tapat ng isang lalaki. Biglang lumabas ang sakay nito at ipinasok ang lalaki. Pero lumabas sa investigasyon ng Philippine National Police, isang prank o biro lang ang naturang video. May mga iba pang posts tungkol sa mga puting van na hoax o peke rin daw ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Yung ilan ay naganap pa noong 2016 at meron ding pinakahuli itong January of 2019. So every now and then, kapag may insidente ng pagkawala ng isang bata, ay kaagad na bumabalik yung mga ganitong mga posts sa nagdaang panahon at iniuugnay muli sa panibagong insidente na siyang nagdudulot ng pangamba. Dahil sa takot na nalikha ng mga viral post, may ilan na kapag nakakakita ng puting van, napapatakbo na. Tulad ng mga batang ito na kumaripas pagkakita sa puting van na minamaneho ni Dexter Galera. Sabi ni Dexter, ilang beses na raw itong nangyari sa kanya. Nakaka-worry kasi ba isipin ng mga bata na halos lahat ng van na white, nangunguha talaga, although hindi naman. Ang kaso, meron ngayong mga ginagamit daw ang mga puting van para gumawa ng di nakakatuwang biro. Ilang netizens na ang nagpost ng kanilang karanasan sa mga white van na dahan-dahan daw lalapit sa kanila para lang manakot. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte nakiusap sa publiko na huwag magpakalat ng hindi kumpirmadong balita para maiwasan ang pangamba. Nakausap na raw niya ang hepe ng Quezon City Police at sinabi nitong walang ulat ng kidnapping sa lungsod.